yung hinihingi ng mga pagsalita na. At sa inyong lahat, napakainip naman ng salamat. Kasama ko rito yung isa sa pinakakilalang leader ng Ilocanja. Kasama ko si Governor, ngayong Mayor, Chavit Simpson. Sabi, habang dumadaan kami, ay sabi ko, Manong, baka magpahiya ang Ilocos dito sa Batangas. Mukhang masyadong mainit dito. Kailangan magpakita rin tayo. Maraming maraming salamat at kayo. Ay, mahal ko rin kayong lahat. Kaya malakas ang loob ko nito. Dahil hindi wala pa naman ang kampanya, ganito pa. Siguro pagdating ng kampanya, talagang mas maganda. Dahil ang daming nagkakalat ng balita na sinasabi daw ay uuwi aatras. May kilala ba kayong Marcos na umatras? Hindi, wala sa ugali namin. Siyempre, inaat. Dahil sa mga dami ng pangyayari, umaasa pa rin tayo na tayo'y magsakanak kami, magkasama ay magsasama ulit, umaasa tayo sa administrasyon at sa suporta ng ating mga kaibigan. Ngunit, kahit ano pang mangyari, asahan ninyo, ako ang inyong kandidato para sa pamilya. Ipinapagpatuloy ko ang aking kandidatura sa halip sa dami ng mga pangyayari at pagbabago sa politika natin. Kaya hindi lamang dahil sa mga pabago-bago, kung hindi pati na dahil sa COVID. Kaya't ipinapagpatuloy ko ang aking kandidatura dahil sa aking pinapalagay ay kailangan na natin tanggapin ang mensahe na ibinibigay sa atin ng panahon. Ang mensahe na yan ay ang mensahe na pagkakaisa. Pagkakaisa sa pagtulong na makaraos dito sa krisis, pagtulong sa ating lahat na kapwa Pilipino para pagandahin natin ulit ang Pilipinas, para maramdaman ulit natin ang progreso na ating patagal ng layunin para sa ating minamahal na bansa. Meeting de avance nito. Napakahalaga ng ating mensahe para sa ating mga kababayan dito sa halalan nito. Maaaring sabihin na itong halalan na darating sa 2022 ay ang pinaka makabuluhan na eleksyon na dadaanan natin bilang mga Pilipino sa ating mga buhay. Resulta ng halalan ay magbibigay sa atin ng gabay kung saan ang tutunguan ng ating bansa. Kung tayo ba ay pagpapatuloy na naghihirap at dumadaos ng mga epekto ng COVID, o tayo ba ay magkakaisa at magtutulungan at bilang isang buong bansang Pilipino ay tayo ay aahon at babangon muli.
kasaysayan ng Pilipinas. Lahat po ng krisis na tayo na dinaanan ng mga Pilipino ay tayo ay naging makatumpay lamang nang tayo ay nagkaisa, tayo ay nagtulungan, at tayo ay sabay-sabay na gumagalaw at sumusunod na sabay-sabay sa isang magandang plano para sa pag-ahon ng ating bansa, para sa pagpaganda ng ating ekonomiya, para magdala ng kahit anumang konting ginhawa sa buhay. Importante, napakahalaga na ipapagpatuloy natin. Ito ay simula pa lang. Kagaya ng sabi ko, hindi pa nagsimula ang kampanya. Ngunit importante na, dahil nandito pa tayo, nakalubog pa tayo dito sa krisis, napaka-importante na simula na natin ang ating pagplano. Ang ating pagplano sa pagkakaisa natin, ang ating pagplano sa sabay-sabay na pagsulong ulit ng ating ekonomiya, na pagbigay ulit ng trabaho sa ating mga kababayan, na muli maging maginhawa ang buhay. Kaya tayo ay nagsama-sama rito. Dahil pare-pareho ang ating layunin. Pare-pareho ang ating pinapangarap para sa ating bansa. Huwag po natin titigilan itong ating pinaglalaban. Huwag natin ititigil ang ating pagsigaw sa ating advokasya. Huwag po natin ititigil ang pagmamahal natin at pagtatrabaho natin at pagsasakripisyo natin para sa taong bayan at para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi ko po akalain. Akala ko, ibibisita lang ako nung vaccination center. Sinanong ako mula sa lipa na daan-daan. Nakipag-usap lang ako sa iba't ibang mayor. Pagpunta ko rito sa Capitol, eto naman, libo-libo naman ang sumasama. Kalimutan ang pagkikita natin ito. Ang init po at ang lakas ng sigaw nyo sa araw na ito, alalahanin nyo na ipagpatuloy ninyo hanggang sa darating na halalan, hanggang sa Mayo 2022. Upo muna ako tayo dito sa pagkakas.